naman. Eto, matinding usapin to. Pwede ka makisaw-saw, idol, ha? Pwede ka rin gumrit. Bumate mamaya, ha? Dahil nga sa kaliwat kanan na pagkukumpiska sa mga smuggled na gulay. Smuggled na gulay. Ibig sabihin, galing sa ibang bansa, tapos tinakas lang, tapos pinapasok dito sa Pilipinas. Hindi naman pinapasok, no? Parang pinasok pala. Kasi pag pinapasok, may ano eh. May bus-bus eh. Ito yung mga illegal na gulay na pinasok dito sa Pilipinas. Ang tanong, idol! Pabor ka ba na kaysa sunugin, itapon, o durugin, sirain yung mga smuggled na gulay ay ipamigay na lang sa mga mahihirap? Ayan ha, idol ha, ulitin ko ha. Idol, pabor ka ba na kaysa sunugin, sirain ang mga smuggled na gulay ay ibigay na lang sa mga mahihirap? Oo o hindi, at bakit? I-text mo na yan sa 0939-706-2816. Pwede ka rin makisaw-saw sa ating landline 85845545 at ating Globe hotline 0916-897-5365. Live-to-live na rin tayo, idol, sa ating official Facebook fanpage, IFM 93.9 Manila. Ito, sabi na isang idol natin, si Cory ng Pasig. Sabi niya, opo, Papi Bonjing, kaysa po masira, ibigay na lang sa mahihirap. Ayun ang kanya explanation. Ito, kausapin natin, sino kaya ito? Teka lang, ayan. Hello, good morning, idol. Oh, good morning, Papi Bonjing. Ano pangalan mo, idol? Elsa ng Pasay. Elsa, taga saan ka? Ayun nga, Pasay nga. Kulit mo eh. Elsa, ikaw, tanong natin, pabor ka ba na ipamigay na lang yung mga smuggled na gulay kaysa sirain? Oo, pabor ako. Siyempre, dami na nangailangan yan. Bakit ba nila sunugin? Yung siyabong nga dapat ang sunugin. Ay, akala ko ipamigay. Ah, kasi nasasayangan ka, parang ganun. Oo, pagkain yan eh. Oo. Bakit sunugin? Kahit illegal, nandiyan kahit illegal. Yan. Oo, yun nandiyan na yan eh. Ah, okay. Ay, Elsa, may gusto ka batian ngayong umaga? Batayin ko lang yung boyfriend ko. Yee! Kay mahal. Elsa, thank you ha. Ingat ka dyan sa Pasay. Okay. Ay, dala, kung gusto mo makisaw-saw, 85845545 at 0916-897-5365. Hello, good morning! Good morning! Sa nag-iisang Kuya Bonjing, present na ako. Ay! Lorraine, kumaitis! Present na, miss. Kitablongan mo ako mamaya. Sige, abangan ko. Ah, sige. Ah, ikaw. Ito ba ang maghahamamaya, Kuya Bons? Since wala. Ay, ano, Papa, Popsi Bons? Ay, na, wala si syempre, meron akong special powers. Kaya akong padala dito si Mami Julie. Ay, ikaw, Lorraine, ikaw, pabor ka ba na ipamigay na lang sa mahihirap yung mga smuggled na gulay? Of course, kasi pagkain yan eh. Di ba nga sabi nga sa Bible, pakainin ng mga nagugutom. Kaya sa itapon mo, mapakinabangan, di ba? Ay, tara. Kahit sabihin mo na ano na... Galing sa illegal. Oo, sa illegal. E pagkain yan, hindi naman, kumbaga, illegal na nga. Di i-convert natin sa mas nakakatulong. Ay, taray ng convert. Laray, nagsa ka ba, TN? Of course, syempre, yung mga kasama ko sa paggawa dito sa Meralco, Manila Sector. Magandang umaga. Ingat, ingat. At kay Papa Charles. I miss you, Papa Charles. Good morning. Ayan. Alright, Laray, ingat kayo dyan. Okay, welcome, welcome. Bye-bye. Ayan. Eto naman, hello, good morning. Hello, good morning. Uy, lakas na radyo. Pahinaan lang na konti, idol. Oh, Papi Bonjing, hello. Ay, good morning sa'yo. Ano pangalan mo, idol? Ah, si Clarence ito yung kahapon. Oh, Clarence! Oh, ikaw, ngayon sa debate naman natin, ikaw, pabor ka ba na ipamigay na lang yung smuggled na gulay kaysa sunugin o sirain? Abay, oo naman eh. Dapat nga eh. Tama nga si Aling Esa, dapat yung sabong sunugin kasi eh pagka iba, no, huli, hindi naman alam kung saan dinadala. Nako, mabigat na paratang yan! Pero Papi Bonjing, may pati-thank you lang ako. Ano yun? Sa kahapon. Thank you nga pala. Walang ano mang Clarence, basta ikaw nanginginig pa. Salamat kasi tagal kong inantay nun. Welcome. Clarence, may gusto ka batiin ngayong umaga? Huh? Uy, Clarence.
La. Clarence naman. Thank you ko lang na wala ka pa. Teka, ito muna tayo. Hello, good morning. Hello, Idol. Idol, igalaw mo ang baso. Ito, magbasa muna tayo ng mga text messages natin. Sabi niya, ibigay na lang po sa akin. Dahil mahilig ako sa gulay. Si Tata ng General Uno. Ito, hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Kuya Idol, morning. Good morning. Idol. Oo, ano pangalan mo? Tolitz sa QC. Tolitz, ikaw ba, anong opinion mo dito? Pabor ka ba na ipamigay na lang yung mga smuggled na gulay? Oo o hindi? Oo naman. Bakit? Kailangan ng mga tao sa gutom ngayon eh. Hirap ngayon. Tagas ng mga bilihin. Kailangan ibigay na lang sa mga nangailangan. Alright, Tolitz, may gusto ka batiin ngayong Wednesday morning? Yes, batiin ko lang aking commander na si Margarita Sim dito sa Santiago, QC. Yan. Alright, Tolitz, ingat kayo dyan ha, sa Quezon City. Thank you, Puyo Bunjing. Walang ano man. Ito, hello, good morning. Nawala na. O, ito sabi, may nag-text dito, sabi, sus, gusto nyo lang kunin, tapos ibebenta nyo dyan sa mga tindahan. Ay, binasa ko lang yun, ha. Ay, live na live din pala tayo sa ating official Facebook fanpage, IFM 93.9 Manila. Babasahin ko lang yung mga, ano ha, yung mga, ano nila, comment. Sabi ni Ricky Lomere, ibigay na lang sa amin. Ayan, sabi ni Donald, dagandan, ibigay mo na lang yan, kakainin ko. Ferdy Kasuga, bakit wala si Mami Julia? Ano lang siya, namalengke muna for 3 days. Oo. Marites Espolon, consigra, ipamigay na lang po. Sayang, grasya po yan. Eto naman, hello, good morning. Hello, Idol? Idol! Ay, bueno, maubos na pala oras natin. Ay, maraming salamat ha, sa mga tumawag. Babasa lang ako ng mga text. Eto, sabi niya, good morning, Papi Bonjing, si Hana na Makati. Para sa akin, ipamigay na lang kasi grasya yan ng Diyos. At sabi nila, masama magtapo ng pagkain at makakatulong ko pa sa mahihirap. Shoutout naman sa anak ko si Jessica, gising ka na. Eto naman, sabi niya, good morning, Papi Bonjing, sunugin na lang yan kasi nakakabad po yan. Ano nakakabad? Ano nakakabad? Si Darwin ng Santa Mesa. Natawa ako dun ha. Morning, Papi Bonjing. Opo, mas mabuting ipamigay na lang ang mga gulay sa mga mahihirap para mapakinabangan at mapasaya natin ang mga taong mahihirap. Makakatulong pa tayo sa mga Pilipinong naghihirap. Sabi ni Mary Ann Harabata ng West Rembo, Makati. Sabi, good morning, Papi Bonjing. Mas mainom na sirain na lang. Mahirap kasi kung ipamigay. Paano po kung naisprayan ng formalin ang gulay para tumagal? Hindi po kasi natin alam kung may virus na dala yan. Ay, taray, may virus. Ah, ito naman. Sabi niya, good morning! Mas mabuting ipamigay sa mahihirap. Sayang naman, tas maraming din nakakabili ng gulay dahil sa mataas na presyo ng pagkain. Huwag sayangin, maraming di nakakakain. Taray! Eto na, resulta na tayo, Idol! Sabi ng mga idol natin, ay shoutout kay Marilu Rempilio Domingo. Pamigay na rin daw dahil marami nagugutom. Ang resulta, Idol! With 88%. Yay! Sabi ng mga lodi natin, ipamigay na lang ang smuggled na gulay sa mga mahihirap. Ako, ano bang personal take ko dito? Wala ata akong opinion sa buhay. Hindi, sa akin, ano eh, basta safe. Ayun lang naman yung ano ko eh, yung mga, ano ba tawag dito? Qualifications. Basta in good condition yung gulay. Tapos ma-secure na walang ano, di ba? Yung mga ano nga, malayo mo may mga ano yun, insecticide na harmful o nakakasira sa buhay ng tao. Di ba? Kinain mo, libre nga. Pero yung pala, magiging literal yung makulay ang buhay sa kabilang buhay, di ba?
O ayan, basta maayos. At syempre, alam mo, una-una sa lahat, no, panawagan to ng mga idol natin. Kung sana mabantayan to mga smuggler gulay. Kasi kawawa yung mga idol natin na naghahanap buhay ng mga gulay-gulay. Sabi nga sa isang, ano, sa isang report, eh yung mga tendero at tendera ng gulay na local ang kanilang mga gulay, eh napipilitan ng ibenta ng palugi dahil yung mga imported ay mas mura. Gawa nga na smuggled. O kaya ay nakalusot. O yan. Sana tayo maging healthy tayo, lalo na't meron pa rin COVID idol, ha. Huwag kalimutan mag-spray ng kamay ng sanitizer, magsuot ng face mask, at kung kaya pa rin, gawin ang social distancing. Susunod na idol, RMN News Nationwide. Mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng Wednesday, alamin natin yan at sa aking pagbabalik. Tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan natin sa inyong mga pasyara route. At mamayang alas 8, mamimigay tayo ng 200 pesos! Saan ka pa? Wala nang lipatan. Kaya na babalik tugtugan tayo dito lang yan sa 93.9 IFM. Ay, ay, ay! Oras 6:48 na. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw gabi, idol din niya ako kasi ang idol kong FM 93.9 IFM.